Hoy, masarap to. Ipinakita ng mga katutubong Pinoy ang tradisyonal na paraan ng pagluluto at ang mga kinakain gamit ang mga natural na sangkap na ang iba ay makukuha sa mga kagubatan kung ano-ano ito at ang paraan ng kanilang pagluluto siyang ihahatid ng aking favorite and my best friend, si ABC blogger at stringer Raymard Gutierrez. Raymard! Salamat, Vic! Alam mo, nasanay na tayo sa pagluluto gamit ang mga kalan, kaldero, pero papaano nga ba nagluluto ang ating mga katutubo? Narito ang report. Isa sa dapat nating malaman at mabalikan ay kung papaano ang tradisyonal na pagluluto ng pagkain ng ating mga kababayang katutubo. Sa ating pagbisita sa Tanay, Rizal, ay pinakita sa atin ito ng mga dumagat. Maaga pa lang ay nagsimula ng maghanda ang ating mga kababayang dumagat. Una, dahil mabusisi ang preparasyon para dito. Gagamit din tayo ng ilang mga halaman na matatagpuan lamang sa gubat, kagaya nga ng katmon at lando bilang pampaasin at uway na gagawing kilawin. Naghukay na din sila ng paglulutuan ng manok sa ilalim ng lupa. Una sa ating ipinakita ang tradisyonal na pagsasaing ng kanin. Una ay lagyan ng tubig ang katawan ng kawayan na ating pagsasaingan. Sumunod ay maglagay ng isang tasang bigas sa dahon ng tagbak. Tiklupin at matapos ay ipasok sa katawan ng kawayan. At ang panghuli ay ilagay ito direkta sa apoy. Sumunod naman ay ang sinigang na isda sa kawayan. Dito ay gagamit tayo ng dahon ng lando bilang pampaasim. Ilagay ang gulay, isda, asin at kaunting tubig at saka ilagay sa apoy. Ang panghuli naman ay ang manok na niluto sa ilalim ng lupa. Una ay imarinate ang manok sa iyong gustong panimpla. Mas matagal, mas malasa. Sumunod ay balutin natin ang manok sa dahon ng saging at itabi muna. Kumuha naman tayo ng lupa at lagyan ito ng tubig. Haluin hanggang sa maging makapal na putik. Matapos nito ay ilagay ang manok at takpan ng putik ang manok at dalhin sa hinukay natin kanina na lutuan. Takpan ang ibabaw ng dayami at paapuyin ito. Ang ganitong klaseng lutuan ay magsisilbing pugon para maluto ang ating karne. Matapos ang ilang oras ay tapos na ang ating mga niluto. Kung babalikan natin kasi yung kasaysayan talaga, lalo na yung mga sinaunang tao na nakatira dito, which is yung mga katutubong dumagat, may mga pamamaraan sila na kung saan, kung ito'y babalikan, alam niyo, napaka opportunity na rin ito. Yung sa pagluluto ng kawayan, yan, tradisyon din yan, hindi lang dito sa Rizal, buong Pilipinas na yan. Alam natin na yan yung pamamaraan na to, kasi nga wala pang kasangkapan noong panahon. Diba, after kawayan, na-turn into palayok, hanggang nakarating tayo ngayon dito sa mga kawalit kaldero. Tsaka yung natural na lasa na meron yung kawayan at iba pang mga nilalagay doon. Nag-i-infuse kasi yung mga flavor dito at aroma. Kaya mas napapasarap. Alam mo, Vic, masarap isipin na may mga ganito pa ring lugar sa Pilipinas na bumubuhay ha, sa ganitong klaseng tradisyon. At ang nakakatuwa dito, kahit ako ay natuto ng mga ganitong klaseng bagay. At sana meron ding ibang mga kabataan na malaman yung ganito kasi napakaganda. Tama, tama. Sana matuto rin yung mga millennial natin, mabalik yung mga kaugalian dahil. So natuto ko magluto, Raymard? Natuto ko magluto. Gusto ko nga subukan eh. Alas 8 po ka sa umaga, nandito ka na sa bahay, ha? Sige. Okay. Kain tayo ng manok sa ilalim ng lupa. Thank you. Thank you. Thank you.